Hello, good morning po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Nandito na naman tayo, yan. Sa umagang ito, bigyan pansin natin ang munting devotion na magbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Kaya tumutok na upang ma-receive ang mga blessings sa ating buhay. Ako ang inyong devotional leader, Pastor Sunny, na nagsasabing, be happy! Sa piling mo'y mayroong katiyagan. Sadyang wala ng pabantay sa pag-ibig mong dalisay. Hangin na kawala sa akin na palay. Ngayon at magpakailanman, pagmamahal ang iyong bigay. Hindi kailan magwawakas ang pag-ibig mo. Sadyang walang sa pag-ibig mong dalisay. Tanging ikaw lamang sa akin ang alay. Ngayon at magpakailanman, pagmamahal ang iyong bigay. Hindi kailan magwawakas ang pag-ibig mo. Kaya ang buhay kong katatangin laan.
sa pag-ibig mo. O Diyos, di kailan magwawakas ang pag-ibig mo una. Maraming salamat sa awiting mga langit. God bless po. Tayo ay manalangin. Lord, sa umagang ito, kaunawa o God ang siyang manguna sa iyong abang lingkod. Maging sa mga nanonood, ingatan at pagpalain niyo sila at ang kanilang buong pamilya. Bigyan mo ng power ang iyong mga salita o God upang pumasok sa kanilang puso at isipan patuloy nilang magagamit sa kanilang buhay. Sa iyo, Lord, ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Yun, our topic today, the Psalmist perspective. Finding reason to give thanks in every situation from Psalms 100. Nakapokus po ito sa highlighting the power of focusing on God's blessing even in difficult times. Sumigaw sa kagalakan sa Panginoon buong lupa, parang may oras at lugar para sumigaw. Dapat tayong sumigaw sa kagalakan tungkol sa Diyos. Umarahil ay sumigaw sa kagalakan sa Panginoon. Ang ating teksto ay nagsasabi kung paano tayo dapat tumugon sa Diyos kung kilala natin siya at lalakad kasama niya sa buhay. Dapat tayong magkaroon ng patuloy na relasyon sa Kanya. Isang patuloy na relasyon na may kagalakan. Mayroong magandang quotation mula sa kay A. Milne na may akda ng Winnie the Pooh. Sabi niya, napansin ni Piglet na kahit na siya ay may napakaliit na puso, maaari itong magkaroon ng isang malaking halaga ng pagpapasalamat. Ang aking puso ay medyo mas malaki kaysa kay Piglet. Ngunit iniisip ko kung paano lalaki ang pasasalamat nito. Kaya napangagandang bagay na magkaroon ng isang araw na nakalaan upang magpasalamat. Ngunit para sa lahat ng Kristiyano, ang pagbibigay ng pagpapasalamat ay dapat na isang paraan ng pamumuhay. A way of life. Magpasalamat na mula sa masamang sitwasyon na may magandang darating. Sometimes ayaw natin ang masamang sitwasyon. Pero, halimbawa, ang kamatayan ay hindi mabuti. Ngunit ang katotohanan isang libing ay pinagsama-sama ang isang pamilya, isang magandang bagay. Di ba parang reunion yun? Ito ay isang bagay na dapat ipagpasalamat. Isang magandang itanong, ano ngayon ang ginagawa mong posible sa pagpapasalamat? Una, maaaring ang iyong oras, halimbawa sa ospital, na may karamdaman ng iyong kaanak, ay upang manalangin sa dati mong na di mo dating ginagawa. Ikalawa, ang pagdalaw ng mga kaibigan at kapatiran sa iyo na maranasan ang kabaitan ng mga kaibigan. Katlo, ang iyong mga paghihirap sa pananalapi ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong magtiwala sa Diyos para sa iyong araw-araw na pagkain. Kasi pag marami kang pera minsan at malakas ay tila baga, wala kang problema at wala kang sinasandigan. Ikapat, ang iyong pagdurusa ay nagiging mas nakikiramay sa iba. Maraming beses kung ano ang iniisip natin na isang masamang pagliko na mga kaganapan
at maaaring gumawa ng isang magandang bagay o nagdudulot ng isang hindi inaasahang pagpapala. Mga unprecedented grace, di ba? Magpasalamat ka dyan. Kung ano ang inilaan mo para sa kasamaan, inilaan ng Diyos para sa kabutihan. Sabi sa Genesis 50:20, nakipag-usap si Joseph sa kanyang mga kapatid. Maraming taon pagkatapos nilang ibenta siya sa pagkakaalipin. Di ba si Joseph? Nakipag-usap sa mga kapatid niya kahit na siya ay benenta ng matagal ng panahon. Magpasalamat na ang iyong sitwasyon ay nagpahintulot sa iyo na maranasan ang kaunting pagtikim ng pagdurusa ni Kristo. Si Kristo ay hindi lamang pisikal na nagdusa, ngunit siya ay pinahiya, pinagkanulo. Ang mga manunulat ng bagong tipan patuloy na nagsasabi sa atin na ang ating pagdurusa ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mas maging kaisa ni Kristo. If people lie and say bad things about you, they did that to Jesus. Kay Jesus nila yung ginawa. If you are in a great physical pain, so is Jesus. Si Jesus din nakaranas ng pain sa cross ng Kalbaryo. If you are complete alone, so Jesus also. No one's to suffer, but in suffering, we have the opportunity to draw closer to Christ in ways that would not be possible if everything were okay. That's something to be thankful for. So dapat din nating ipagpasalamat sa Diyos sapagkat pinagkalooban niya kayo o tayo ng problema hindi lamang sa pananampalataya kay Kristo, kundi ng pagdurusa para sa kanya sa Philippians 1:29. Magpasalamat ka na maganda ang the end, di ba? Ang Biblia ay nagtatapos sa isang pangako sa hinaharap. Lahat ng malungkot ay magiging hindi totoo. Tingnan natin sa Apokalipsis. Ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay ang tanda kung ano ang gagawin ng Diyos sa buong kasaysayan. Siya ay tutubusin ang lahat ng kanyang mga pinahintulutan. Kaya kahit na ang iyong mga kalagayan ay tila walang pag-asa at ang bawat isa sa atin ay mamamatay, maaga man o nauna ka man o nahuli man, tayong mga Kristiyano ay maaaring magpasalamat sa huli ay gagawing bago ng Diyos ang lahat. Diba? The New Jerusalem, ang bagong bayan ng Diyos, gayon din ang bagong langit at lupa. Ang katotohanan ito ay nagbibigay daan sa mga Kristiyano na magpasalamat kahit sa gitna ng kamatayan. Sabi sa Biblia, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Mawawala ang kamatayan. Ang pagdadalamhati at pag-iyak ay pagdurusa ay mawawala na sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Sa pahayag 21:4 po, ang pagbibigay ng pasasalamat kapag hindi mo naramdaman na ito ay isang tanda ng kabanalan ng espiritual na kapanahunan at ito ay napakahirap. Ngunit tulad ng iba pang na mahihirap na bagay, nagiging mas mahusay tayo sa pagsasanay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya magsimula sa maliit at simulan agad. Now na, nawa ay napagpala tayo sa pamamagitan ng munting devotion ito. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Amen! Shout out sa lahat ng my birthday at wedding anniversary. It's Friday, Saturday, and Sunday. Tayo po ay manalangin. O Diyos na mapangyarihan sa lahat, ko ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ang buhay ay dapat naming ipagpapasalamat. Sapagkat ikaw ang unang nagkaloob, nagbigay, o Panginoon. You give your Jesus Son, Son of God, your Son, Jesus Christ, who died in the cross of Calvary,
para sa aming kaligtasan, O Panginoon. Lord, patawarin mo kami. At nawa sa munting debosyong ito ay napagpala bawat isa upang mahanap namin ang tamang pagpapasalamat sa aming Diyos at sa aming Panginoong Jesucristo sa magitan ng Santong Espiritu. Sa iyo ang pagpapala mula ngayon at magpakailanman in Jesus' name. Amen. Yan, dumating na naman po ang oras na tayo ay pansamantalang magpapaalam sa ating morning devotion at magbabalik po tayo next Friday. Kaya mag-like, share, and subscribe at huwag din kalimutang pindutin ang bell button upang updated kayo sa mga bagong videos sa Facebook at YouTube. Yan. Nice po ninyo mag-donate. Narin po ang bank account ng NACSUMC sa ating screen. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ito po si Pastor Sunny na nagsasabing laging masaya. Ang buhay mo ay gaganda kung si Jesus ang kasama. Amen. Bye-bye. I love you all.